Magandang araw sa ating lahat. Muli sa ating mga kasama dito sa pulong na to, mga kinatawan ng MSC Litera Club, mga Board of Advisors ng Buknok Marinduque, at syempre ang ating mga kasama ng mga kwentista o mga storyteller. So ito yung ating magiging mga gawain sa darating na buwan ng panitikan. So, ganun din ang ating mga mag-aaral ng BA Communication na kumukuha ng Communication Elective 4 o Creative Cultural Development. So, tungkol ito sa paggagawa ng mga nilalaman o content at sa buwan na darating ay buwan ng panitikan. So, hayaan nyo ako na ibahagi yung ilang mga highlights o yung mga magiging partisipasyon natin, particular yung tertulia sa panitikan na gaganapin sa darating na Abril 21 hanggang 22. So yun, ito ang ating magiging slides. So ito yung parehong slides na nilabas ng komisyon sa wikang Pilipino noong nagkameron sila ng virtual presser kasama ang Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining at kasama din ng National Book Development Board. So para sa buwan ng panitikan, taong 2022. So ang tema ay muling pagtuklas sa karunungang bayan. So mapapansin nyo dyan, merong pluma, may laurel, at yung surat mangyan na makikita din natin dyan sa Kapitolyo, yun ating bantayog na wika para sa Marinduque, Tagalog. So nakaraan na ika-14 ng Marso, nagkameron ng virtual presser. At ito yung nilahad ng atin kasama sa Komisyon sa Wikang Pilipino. So bubuksan natin ito sa isang panayam kay Dr. June De Leon, na dati din na puno ng o tagapangulo ng NCCA at ngayon ay puno naman ng National Committee on Music. So ang kanyang paksa ay muling pagtuklas sa karunungang bayan na tema din ng ating buwan ng panitikan. So sa darating naman na ika-4 ng Abril, ang magiging tagapanayam naman ay si Dr. Manny Calairo. So sa darating na Mayo ay pupunta din siya sa ating lalawigan kasama ang isa pang commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, at isasagawa yung ating joint seminar on local heritage preservation. So kaya ang kanyang paksa ay tungkol naman sa lokal na kasaysayan sa pagpapatibay ng pambansang identidad. So kasama din sa darating na 11 ng Abril, si Dr. Eugene Ivasco, na ating guro at mentor sa MPS, o Malikayang Pagsulat 10. So naging teacher ko si Sir Eugene sa klase natin sa Malikayang Pagsulat. Ang kanyang paksa ay pagsisinop at muling pagsulat ng karunungang bayan, pagpapalakas ng lokal na panitikan sa pagbubuo ng panitikang pambansa. So makikita natin yung mga tema, palagi meron lokal at meron pambansa. At syempre, matatagpuan natin yan sa karunungang bayan. So kasama din ang commissioner natin sa Mindanao, si Dr. Abraham Sakili. Ang kanyang paksa ay wikang katutubo, wikang taguspuso, buod ng damdamin at karanasan ng mamamayan Muslim. So magiging tagapanayam din sa darating na 25 ng Abril, si Dr. Angela Lorenzana ng Bicol University. Ang kanyang paksa ay saliksik, etnografiya sa pangingisda at pagsasaka tuon sa nagsasalimbayang puwersa ng pulisiya, institusyon at kapaligiran. At sa darating na 16 naman ng Abril, magiging tagapanayam si Ginoong Rolando Glory. So si Sir Glory ay kasabay natin na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas sa Antas Masterado. Ang kanyang paksa ay halaga ng publikasyon sa patuloy na pagtuklas ng karunungang bayan. So ang araw ng
Abril 2 ay talaga nakalaan sa ating pambansang bayani ng panitikan. Walang iba kundi si Francisco Baltasar, o mas kilala natin bilang Balagtas. Kaya bibigyan siya ng pagkilala sa pamamagitan ng pag-aalin ng Bulaklak sa Pandacan, Maynila. At ganun din, meron din parehong okasyon sa Balagtas Bulacan na pinangalan sa kanya. So sa kanyang kaarawan. At ganun din kung saan siya nagsulat ng marami sa kanyang akda sa Orion, Bataan, kung saan ang kanyang napangasawa ay taga ron. So, 10 ng ating mga kasama sa sentro ng wika at kultura sa iba't ibang mga tertulyang pampanitikan yung natin matutunghayan. So, merong tertulyang pampanitikan sa Bukidnon State University, sa Catanduanes State University, sa Batangas State University, sa La Consolacion College, sa Abra State Institute of Science and Technology, sa Mariano Marcos State University. At syempre, karating natin, kina Dr. Sherwin, nakasama natin sa Board of Advisor sa Buknuk, Marinduque. So, nandiyan siya sa Romblon State University at magkakameron sila ng tertulyang pampanitikan. At kasabay nito, sa Benguet State University din, meron. At sa Central Bicol State University of Agriculture. At syempre, sa sarili natin na pamantasan, meron tayong lunsad, aklat at pagtatanghal ng mga dula. So, tampok dito yon multo ng isla na napalabas na noong bagong bilang Digital Creative Festival na nakaraan na Marso 18 at 19. Pero yung buong festival ay tumagal mula March 14 hanggang 20. So maliban sa multo ng isla na pinalabas noong March 18 at 19, magkakameron din ang pilot episode ang ekspedisyon ni Alfred Marchais at ang koleksyon ni Patrick Clemente Ignacio na gawa ng ating mga mag-aaral sa COMELEC 4 na kumukuha ng Creative Cultural Development. So syempre kasama din natin dito ang ating mga mentor na mga filmmaker, si Ate Raisa Masculino at si Ate Aisel Lakdaw. So tutulungan nila yun ating mga menti ng mga mag-aaral ng communication para makagawa sila ng spin-off o karugtong ng mga episode itong multo ng isla. So sa susunod na araw, ganun din, kasama pa rin natin ang mga mag-aaral ng communication, pero ngayon naman yung mga kumuha ng bridging course o program sa malikhang pagsulat o creative writing, at yun ang ating ilulunsad na aklat. So kasabay din yan ng tertulyang pampanitikan sa Nueva Ecija State University of Science and Technology, ganun din sa University of Antique. At 23 ng Abril, meron din sa Sorsogon State University ng tertulyang pampanitikan. Balik ulit sa Bicol University, sa Jensen sa Mindanao State University, sa Camarines Norte State University. Oh, ito din, sa Palawan State University, bago matapos ang buwan ng panitikan, meron din. So shout out sa ating kasamahan sa Board of Advisor kay Dr. Sa Palawan State University, sa ating counterpart na regional, dati na sentro ng wika at kultura, at ngayon ay kasama natin sa Board of Advisors ng Buknuk Marinduque, si Dr. Sylvia Havares. So ganun din sa Cebu Normal University, meron din sa Kalinga State University, at dito sa Leyte Normal University. So shout out din kay Dr. Alvin, at meron tayong konting paglahok dito sa pambansang saliksik sa mga karunungang bayan ng mga Waray at iba pa na nakasulat sa iba pang katutubong wika, pagbabagi ng kaalaman sa iba't ibang panig ng
Pilipinas. So hindi lang ito tertulyang pampanitikan, kundi pambansang komperensya pa. Kaya isa tayo sa nagboluntaryo na magbahagi ng ating resulta ng tinatapos at ginagawa na publikasyon tungkol sa MTB-MLE na mga kwentong bayan mula sa Marinduque na gamit ang Tagalog Marinduque. So sa bisperas ng pagtatapos ng buwan ng panitikan, meron pang pahabol sa Jose Rizal Memorial State University at sa Marawi, sa MSU Marawi ay meron din tertulyang pampanitikan. At kasabay nito ang sa University of Southern Mindanao, sa Western Mindanao State University sa 30 na ng Abril. At yung mga kasama din natin sa Davao Oriental State College of Science and Technology, magsasagawa ng kanilang tertulyang pampanitikan. At ganun din sa Aurora State College of Technology. So sa huling araw at sa bago ang huling araw, may kakameron din ng Lunsad Aklat ang mga bagong publikasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So ito ay meron din mga patimpalak kagaya nitong Dula Tayo, pagsulat ng dramatikong monologo. Meron din Tumula Tayo ng Dalit at ng Diona. At meron din Tanaga. So ito din yung ating mga anyo ng katutubong pagtula do sa ating ilulunsad na aklat sa Abril 21 hanggang 22. So meron din na dangal ng panitikan. So pinahaba pa at pinalawi yung deadline. At ganun din kung gusto nyo lumahok sa Talaang Ginto para kayo ay maging makata ng taon bukas pa. At yun ang ating mga gawain sa buwan ng panitikan ngayon darating na Abril. Kaya muli, pasasalamat sa ating mga kalahok sa MSC Litera Club, sa ating mga mag-aaral ng Communication Elective 4, ang ating mga kwentista at storyteller, at syempre ang ating mga Buknook Marinduque Board of Advisor at Sustainability Team. So maraming salamat at manatili tayong ligtas palagi.